Oh, anyways, magandang balita ito ha. Oh, galit na galit ang Congress, di ba? Yung mga makabayad black at sinasabi nga nila na bumaba na daw ang tiwala ng sambayanan kay Inday Sara. Oh, ito tingnan natin ha. DepEd daw ang may pinagkakatiwalaang, pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno. Oh, DepEd ang may pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno. Sino ba ang secretary ng Department of Education? Oh, so kapag masyadong mataas ang tiwala mo doon sa ahensya, eh baka dahil mahusay yung secretary. Sino ba secretary niya? Oh, by the way, congratulations ha sa Department of Education. Kahit na hindi nila kayo binigyan ng confidential funds, aba, imagine, kayo pa rin ang pinagkakatiwala ang ahensya ng gobyerno. At kahit kaliwat kanan ang kanilang paninira kay Inday Sara, aba, imaginein mo, siya pa rin ang pinagkakatiwala ang secretary sa gabinete ni PBBM. Sigurado may mga iiyak na naman dito. Oo, yung mga komunista, nako, Diyos ko po, ay abangan ninyo. Pag presidente na si, Inday Sara, yung peace talks na yan, paihinto niya yan. Ayaw ni Inday Sara ng peace talks, mga bosin, gusto ni Inday, pulbusin lahat yan. O sige, tingnan natin tong balitang ito ha, para medyo sumakit-sakit ang puso ng mga komunista dyan sa Kongreso. Pinagkakatiwalaan sa mga ahensya ng gobyerno ang Department of Education, base po yan sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research. 79% ang nakuhang trust rating ng DepEd sa ikatlong quarter ng 2023. Sumunod dito ang Commission on Higher Education at... Ayan ha, so 79%. DPWH 75, DOH 74, DSWD 73. Mababa. Pero pasangawa pa rin yan. Department of Public Works and Highways na parehong naka 75%. 74% naman ang trust rating ng ating health department, habang 73% ang sa Department of Social Welfare and Development. Nakatanggap naman ang pinakamataas na distrust rating mula sa Adult Filipino. Opo! Department of Trade and Industry nakatanggap ng pinakamataas na distrust. Ibig sabihin, walang tiwala. Sino ba sekretary ng DTI? Di ba si Romualdez? Di ba si Romualdez ang ng DTI? Siya, di ba? Siya ang may... kasi nung nakaraan, nag-iikot-ikot na yan sa palengke eh. Nag-titimbang-timbang na yan ng itlog eh. Ganun eh. O, tsaka nag-hawak-hawak na yan ang bigas nung nakaraan. Oh, so si Speaker of the DTI ay 16%. DBM. Hindi ba si secretary ng DBM si Romualdez din? Kasi di ba siya nagdidikta kung ano yung mga budget, o si Inday tanggalan ng budget niya? O Congress, lagyan natin ng 2 billion yan na pamasahe. Oh, ito ang allowance natin. Ito ang extraordinary funds natin. So ganyan kababa, 16 and 12%. Those ang Department of Trade and Industry at Department of Budget and Management. Samantala, nanguna rin sa best performing government agencies. Grabe. Most trusted na. Ano pa, top performing government agency pa? Ang husay mo talaga, Inday Sara. Partida yan, ha? Tinatrabaho ka pa ng media. Tinatrabaho ka pa ng mga nasa Congress. Hindi lahat, ha? Tinatrabaho ka pa ng ilan sa Senado. Tinatrabaho ka pa ni, hindi ba? Pinupuano ka pa. Tawag dito, may smear campaign pa yung mga ensimada sa'yo. Oo, hindi daw ikaw ang rason kung bakit nanalo ang mga Marcos sa eleksyon. So imagine ha, sa kabila ng inyong pagbatikos, aba, 80%? Mahusay kang bata ka. Ang DepEd
na may 80% performance rating. Ah, di ba? So napakagandang balita niyan, no? Kaya yung mga visit na visit diyan sa I think sometime this November. Ayano, ay posted a statement in my Facebook page, official Facebook page ng Boss Dada TV YouTube channel. Nag-post tayo na galingan nyo pa. Galing-galingan nyo pa, kulang pa yan. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. It shows, mga bossing. Ang mga Duterte kasi, kapag habang sila'y ginugulpi mo, habang sila'y inaapi mo, hindi sila yung tipo ng mga politiko na kailangan nila ng mga kapwa nila politiko para magtanggol sa kanila. Ang mga Duterte, mga bossing, yung mga tao na bumoto sa kanila ng mga lihiti mo, yun ang nagtatanggol sa kanila. Lahat yan. Lahat yan may mga muka. Lahat yan may mga pangalan. Pag nakita mo yung mga nagko-comment ng mga pro-Duterte sa Facebook page natin, lahat may muka. Tingnan mo yung mga anti, yung mga galit na galit kay Digong. Tingnan mo, puros mga anime. Kung malas-malasing ka, Bombay pa.